vengo en familia. Vengo en presence of all things sacred. Guide us by his example and strengthen us with intercession of our
with the intercession of Saint Martin. Saint Martin de Porres, you always have sympathy for the poor and those who are suffering. We need your help and our hearts will be with great confidence in your goodness and power. The favors we receive from God encourage us now to ask your intercession. We ask you most humbly to befriend us and assist us from our place in heaven. We never here on earth we spend our life loving God with your neighbor. Now that you live in the presence of God, intercede for us and take the divine position to give us health and soul and body. Amen. O God, whose grace to sinners you have made us, and though pitiable, made blessed, stand and pray by your works, stand by your gifts, that those justified by faith may not lack the courage of perseverance. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you, in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. A reading from the Acts of the Apostles. After much discussion, Peter took the floor and said to the apostles and the elders, "Brothers, you know well enough that from the early days, God selected me from your number to be the one from whose lips the Gentiles would hear the message of the gospel and believe. God, who reads the hearts of men, showed his approval by granting the Holy Spirit to them, just as he did to us. He made no distinction between them and us, but purified their hearts by means of faith also. Why then do you put God to the test by trying to place on the shoulders of these converts a yoke which neither we nor our fathers were able to bear? Our belief is rather that we are saved by the favor of the Lord Jesus, and so are they." At that, the whole assembly fell silent. They listened to Barnabas and Paul as the two described all the signs and wonders God had worked among the Gentiles through them. When they concluded their presentation, James spoke up, "Brothers, listen to me. Simon has told you how God first concerned himself with taking from among the Gentiles a people to bear his name. The words of the prophets agree with this, where it says in the scripture, 'Hereafter I will return and rebuild the fallen hut of David. From its ruins I will rebuild it and set it up again, so that all the rest of mankind and all the nations that bear my name may seek out the Lord. Thus says the Lord, who accomplishes these things, known to him from of old. It is my judgment, therefore, that we ought not to cause God's Gentile converts any difficulties. We should merely write to them to abstain them from anything contaminated by idols, from illicit sexual union, from the meat of strangled animals, and from eating blood. After all, for generations
generations. Now, Moses has been proclaimed in every town and has been read aloud in the synagogues on every Sabbath. The word of the Lord. Loving one another.
So, bahagi yun ang pagkakataon na ipinapahayag na ito ay ang pagtukon sa panawagan ng Amang Nasala, ang sumunod sa kagustuhan ng Ama, at ang umibig katulad ng pagmamahal ni Jesus. Sa panyaya na patuloy natin higit na pagnilay-nilayan sa araw na ito. So, bahagi rin mo ng pagtugon natin kung ito maalala ng nakaraang linggo. Sabi nga po natin, paano ba natin mahalin ang pag-ibig ng Diyos katulad ng pagmamahal ni Jesus? Sabi nga natin yung una, be an inspiration for others. Pangalawa ay service. Pangatlo ay binahagi rin po natin ng pagtulid ng leaders na kung saan ay mamumuno sa atin. Bagaman yung kung ipinahayag natin ng karami kong more on spiritual leaders, pero kasama na rin po doon ang mga leader ng lingunang aming kinakalabang, sabagat yun din po yung mamumuno sa atin. Pero yung hamon ibibigay sa atin ngayon na ang bahagi yun ng pagtukon ay upang ang ating kagalakan ay maging ganap. Sumunod tayo sa kalooban ng ating Amang Nasala. Ganito po minsan nakikita natin na magkakaroon ng conflict. Yung isang halimbawa na nakita po natin sa unang pagbasa, kung yung pong napakinggan sa Acts of the Apostles, ay nandiyan po na salita si Peter, nagsalita si James. Ang pinag-uusapan natin, pinag-uusapan nila. At sa atin ngayon, nagkaroon ng maraming discussion ay ilang pamamara kung paano ang sumunod kay Jesus. At isa na nga po ito ay alin. Kasi nung nagkaroon ng Gentile Convert, mga hindi, mga pag-aaral, walang problema ng mga Hudyo kasi madaling maunawaan kapag po mga Hudyo, sila yung mga Hudyo, ang mga Apostolo sila yung mga Hudyo. Ngayon, mayroong mga sumunod kay Jesus na hindi mga Hudyo, mga hindi, mga hindi naniniwala sa iisang Diyos, mga hindi naniniwala kay Yahweh. Kung mayroon man silang paniniwala na may Diyos, ay maaaring maraming Diyos. At isa sa mga binigyan pansin po nito, ay kung paano nga ba, ano nga ba yung utos ng Diyos, yung pamamaraan. At isa sa mga nabanggit po nito, ay sabi nga ay yung paano masasabi na ito mga gawain na ginagawa ay hindi maging pahirap sa mga kapatid na mga hindi, kasi magkaiba ng kultura. Ibang kultura ng Hudyo, ibang kultura ng mga hindi. So, kaya binigyan din ang pansin hindi na ano, yung idols, at least yung sexual union, yung pagkain ng meat of strangled animals, pagkain ng dugo. So, ito po ay ilang lamang sa mga bagay na kanilang pinag-uusapan. Nakuntusin po ay mahalaga. Mahalagang makita sa bagay kinakailangan na magbigay ng liwanag
Lalo-lalo na po, hindi lang po sa katayuan ng mga Hudyo. Kasi sa mga Hudyo, madali nilang maintindihan yan. Kasi bakit? Mayroon silang background. Ano yung background? Old Testament. Sa mga Hindi, wala silang background. Bakit? They do not have the Old Testament. So, kaya kinakailangan po ng paliwanagin at ayusin. Ano nga pala ang sinasabi ng pagsunod sa kalooban ng Diyos? At ito po, hanggang ngayon, yung hapon ay binibigay sa atin ang buong pagkawa. Na kung utusin po ay kinakailangan natin ng tunay ng pagninilay. At paliwala po ngayon, mabuti na lang po ngayon na kung saan ay ito yung ginagambaran ng simbahan. Itinuturo sa atin kung ano yung mga paraan na dapat natin sundin kapag pinag-usapan natin ang pagsunod sa kalooban ng ating Amang nasa langit. Kaya nga patuloy namin pinahalaga at pinanghawa ang ilang mga turo na kahit ako minsan ay maraming kasalanan. Katulad na limbawa ko ng ano, abortion, yung mixed marriage ibig sabihin ay yung mixed marriage ng marriage ng pagkaunawa ko ngayon, yung babae sa babae, lalaki sa lalaki. Ito yung mga bagay na kung saan yung paliwanag na hindi tumutugod sa panawagan ng ating Panginoong Jesucristo. At ang mga ay maging bahagi ng aming pagkilos na kung tumusin po ay makita natin na doon na sumunod tayo ito bakit ito yung magbibigay sa atin ng tunay na kaligayahan. Sabagat naman ang mga uri ng kasalanan ay magbibigay sa atin ng tiyak, very clear po ang turo ng ating pananampalataya na ang kasalanan ay will lead you to damnation. In bahagi na po sa atin, nakita po natin na ito yung epekto ng kasalanan kapahamakan. Kaya ang kanyayan ng mga pagkakas ay patuloy at iiwasan ang mga bagay nito. Kaya kung kumisan, ito yung mas malaking hamon. Malaking hamon na kinakailangan natin ipaliwanag ngayon sa panahon na ito. At sana rin po magamit natin ang lingwahe na makabagong panahon. Kasi hindi pwede sabihin namin na ito lang kasi yung puro ng simbahan. Hindi. We need it to explain to the language of the present generation. Kaya po, yung unang pagbasa, ano po yung tinuturo sa atin ng unang pagbasa? Na nakita natin na nung panahon ng mga apostoles, they encountered a lot of discussion. At siguro po, we also need to enter into a lot of discussion. Narin, may paliwanag natin yung turo ng simbahan. At bilang mga kasabi ng simbahan na ito, ay tunay natin maibigay sa pananalita na higit na maintindihan para sila yung mismo ay kumbinsido. Hindi lang mo na ang babaw yan. Bakit? Kasi sinabi ng simbahan. Yun po kumisan yung problema. And when people ask, bakit? Kasi kasi sinabi ng simbahan. They could no longer explain. We could no longer explain. So, mahirap po yun. Kung hindi namin ma-explain, dapat na ipapaliwanag ng bakit. At ito po siguro yung hapon na ipinapakanin
Kaya ito yung kinatawag po ng simbahan natin, informed Christians, informed Catholics. At ito yung panalangin natin sa katangkong ng mga. Lalo-lalo na po sa aming patuloy na pagpunilay sa pagkataon na magpapanood natin ang aming mga gawain katulad din po ng aking pagkakarangal sa aking patron si San Martin at sa patuloy natin ang panalangin para sa mga kapatid natin may mga karangal na may pakitaon natin na naunawaan natin kung bakit ang isang pagkilos ay ginagawa natin at may paliwanag din natin sa iba.
My brothers and sisters in our prayer of faith, let us appeal to God for each and every one of us and for our brothers and sisters. Come and strengthen us to this holy anointing, Lord, and have mercy. We ask from all heart, Lord, have mercy. Redeem the suffering of all the city of blessed, Lord, have mercy. Assist all those dedicated to the care of the sick, Lord, have mercy. Give life and health to our brothers and sisters, but not delay our hands in your name, Lord, have mercy. Blessed be God, who heals us in Christ. Praise you, God, Almighty Father, who sent your Son to live among us and bring us salvation. Praise you, God, the only begotten Son, who humbled yourself to share in all humanity, and you heal our infirmities. Praise you, God, the Holy Spirit, the Consoler, the unfailing power gives us strength in our bodily weakness. God of mercy, ease the suffering of God. Comfort the weakness of your servants from the church around with this holy oil. We ask these through Christ our Lord.
Let us pray. Father in heaven, to this holy anointing, grant us comfort in our suffering. When we are afraid, give us courage. When afflicted, give us patience. When dejected, uphold us all. And when alone, assure us of the support of the holy people. We ask this through Christ our Lord.